check, mag-aalauna ng hapon, no? So, kanina, tinapos lang natin yung mga kailangan gawin sa Ready Hit Go. Galing tayong Fresh Options kasi nga po, doon po natin kinukuha yung karne ng manok, no? Sa ating mga ulam sa Ready Hit Go. So, pag-uusapan po natin yan. May kinalaman po yan sa pag-uusapan natin ngayon. So, ano po pala tayo ngayon, no? Chika Vlog ulit, no? Para maka-recap po tayo, para maka-update po tayo. Especially po, para po sa mga bagong subscribers. So, kaya po tayo mag-chika vlog dahil po dun sa mga subscribers natin na bago. Paano ba? To give yung mga bagong subscribers a brief history, a brief background. Ako po pala si Jet Tan. Ang totoong pangalan ko po ay si John Tan. Pero yun nga po, palayo ko ay si Jet. Kaya po ang pangalan ng vlog natin ay si Jet Tan, no? Nag-start po akong mag-vlog last May. End of May actually. So sabihin natin nag-start tayo ng June, no? June, July, August, September, October, and then November ngayon. So 6 months, no? Barely 6 months na po tayong nagva-vlog, no? And so far, we have as of the moment na ginagawa ko tong vlog na to, nakikipag-usap po ako sa inyo, meron po tayong 313 subscribers. 313. Okay, 313. Okay, paano ba tayo umabot sa ganito? Last May, yung nag-start nga po ako mag-vlog, yung mga sinimulan ko yung vlog 1, 2, 3, siguro yung mga 4th or 5th vlog ko, nag-explain po ako doon kung bakit po ako nagsimula mag-vlogging. So, uulitin ko na lang po, no, para po sa hindi nakakaalam. So, una, nag-start po akong mag-vlogging dahil gusto ko pong mag-create ng memories, hindi lang po para sa sarili ko, kundi para rin po sa asawa at anak ko, no? Pusin natin. Ayan. Yun, para po sa asawa at anak ko. Kasi nga po, ang ano ba, ang theory ko, ang paniniwala ko, ang binabase ko rin sa history, syempre yung kabataan natin, pag gusto natin mag-look back sa nakaraan natin, sa memories natin, nakikita lang natin through pictures, no? Yung as in picture na yung mga Kodak pa, no? Yung anong tawag doon? Yung may film, yung ipapa-develop mo, papupunta ka pa sa isang Kodak store and then papa-develop mo. And then yung picture na yon, yung physical ano na yon, ilalagay natin sa album, 'di ba? Ganun po dati. And then ang mostly content nun, ang mostly nilalaman ng litratong nun is events like birthday party, kasal, graduation, yun po, di ba? Mostly events kasi nga po, mahal po magpa-develop, no? Hindi ka pwedeng mag-take ng random picture lang and then ipapa-develop mo. So sinisave mo yung pera mo pang-develop for special occasions, di ba? So yun lang po yung memories natin. Lahat ng nakikita natin, nakaayos tayo. Kung sa mga babae, naka-makeup, naka-bihis, tayo mga lalaki. So mostly yun po yung memories natin nung kabataan tayo. So isang reason po to kung bakit gumawa po, nag-start po ako mag-vlogging is in the form of video, di ba? Nakikita natin yung everyday na ginagawa. So yung kilos natin, tawa natin, yung inis natin, ganun din po sa anak ko, habang lumalaki siya, nakikita natin yung paglaki niya, yung pag-evolve niya, paano siya magsalita dati, paano na rin siya magsalita ngayon, ano yung mga bagay na natututunan niya, and also sa asawa ko, sa kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko na naisasama ko po sa vlog. So marami po tayong pwedeng balikan, no? Hindi lang in the form of pictures na event, kung hindi yung everyday life po. Makikita mo kung gaano kamantika yung mukha mo. 'Di ba? Hindi kayo nakaayos.
gaano kaka ano ba tawag doon? Yung pagod na pagod, yung wasted na wasted, 'yun, yung ganun. Nakikita po natin in the form of vlog. Ayun. And then yung nag-start po ako last May, I think for yung mga, kasi 'di ba meron na po tayong 313 subscribers. Sabihin na po natin yung first 100 doon. Talagang minessage ko po isa-isa, no, nag-PM po ako na binroadcast ko talaga na eto, nagsisimula ako mag-vlog, paki-subscribe naman, pa ako kung may time ka, manood ka ng videos ko. Parang ang dating kasi sa akin noon, pag nare-realize ko ngayon, parang pinilit ko silang mag-subscribe, no. Pero alam naman po natin, mga kamag-anak natin, ang kaibigan natin, supportive naman po sa atin yung mga ginagawa natin. And matik naman yun, no, diba? Pag meron kang kamag-anak o kaibigan na may gustong gawin isang bagay, mapa-business man, mapa-personal man, susupport naman po tayo, no? Pero na-realize ko, kung gusto kong mag-grow yung channel ko, ayoko na po nung in the form of ganun, no? And susunod na goal ko po kung bakit po ako nag-YouTube, of course, syempre, sino ba naman ang ayaw kumita ng pera, no? Alam naman po natin, pag nag-grow yung channel mo, dumadami yung subscribers mo, dumadami yung views mo, kikita ka po ng pera, no? So parang sideline ko na rin po, no? Pero yung first few months na nagsisimula ako, first month, 2 months, yun nga po yung nagme-message ako para lumago yung subscriber ko. And then na-realize ko nga, ayoko ng ganung style. Gusto ko po organically. Kung sino lang po yung mapadaan sa channel ko, makita, and then mag-subscribe. Ayun po, alam ko gusto po talaga nilang mag-subscribe. Or kahit papano, curious sila sa channel ko, no? Yung hindi ko na-influence na mag-subscribe ka sa channel ko, ganyan-ganyan. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga first 50 videos ko, lagi akong may caption na, please like and subscribe. Tapos eventually, tinanggal ko na po yun. Lagi na lang po akong nagpapasalamat sa panunood, no? Kasi gusto ko po, kung interesado po talaga yung subscriber ko, alam ko po talaga interesado sila at manunood po sila sa mga content ko kahit minsan boring yung content ko, paulit-ulit lang. Kasi po ang gusto ko lang po talaga i-portray yung everyday life ko, no. Wala naman pong bago. Hindi po tulad yung kasi nanonood naman din po ako ng mga ibang vloggers, no. Lalo na yung mga travel vloggers, 'di ba? Ang sarap panoorin ng channel nila na kung saan-saan lugar sila nakakapunta, no. So hindi po talaga tayo ganun, eh. Ano lang tayo, yung ating everyday simple life na pinapakita ko lahat ng ginagawa ko. Ayun. So pwedeng hindi naman 100% lahat kasi syempre ini-edit natin, no, para po ma-upload. Pero somewhat may idea kayo ano pong buhay meron ako. Ayun. And also, minsan nakakapagbigay rin po tayo ng tips base sa na-experience natin na pwedeng makatulong po sa inyo, no. Katulad po nung last time, nag-a-apply po ako ng bagong linya ng Meralco and Maynila. Kahit papano, nakakatulong po ako sa inyo magbigay ng kahit maliit na information man lang kung sino man ang interesadong gawin yung bagay na yon. Oh, okay. So yun nga, no. Yung mga third month natin, fourth month, parang tinanggal ko na rin sa isipan ko na basta gumawa na lang ako ng videos everyday, no? Kasi nga, ang number one goal ko nga po is to create memories. Tinanggal ko na rin po sa isipan ko na... Sandali lang po, ah. Okay. May tumigil lang sa harap ko. Kailangan akong mag-maniobre. Okay. So, at first, syempre gusto ko po dumami yung subscribers ko. Dumami yung views ko. Kasi po, pag marami subscribers mo, mataas yung chance na dumami yung views mo, eh, no? So, at first, nape-pressure po ako sa ganun. Lagi kong iniisip na, ano, unti lang nanonood, no? Tsaka feeling ko yung nanonood yung mga kamag-anak ko lang, mga kaibigan ko lang, which is matik kasi, di ba, sumusupport nga po sila sa akin. And then, tinanggal ko na po yung ano na yun sa isipan ko para hindi na lang din po ako nape-pressure or nai-stress. Ginawa ko na lang, tulad po ng sabi ko kanina, tinanggal ko na yung caption na like and subscribe. And also,
Medyo gumaan na po yung pakiramdam ko sa pag-vlog. Talagang naging pakay ko na lang is to create memories for myself and my family and friends, no? So, lately, yung umabot siya ng eto, 300 plus. I know, yung standards ko para sa ibang mga tao, napakaliit noon. Kasi yung iba, libo-libo, ang bilis ng ginajump ng subscribers. Pero ako po, sobrang tungan-tuwa ako na everyday, may pa-isa-isang nadadagdag na hindi ko po kilala. And siguro, naging interesado po sila sa channel ko or curious sila, gusto nila makita what's ahead. And siguro, yung iba naman po, magpapasalamat na rin po ako. Now, nire-refer po nila ako na kinukwento nila na somewhat interested yung mga content na pinapakita natin. So, yun po. Yun po yung rason, no, para po sa mga bagong subscriber kung bakit po tayo may Jet Tan Vlogs. And welcome po sa channel. Sana po mag-enjoy po kayo. Pwede nyo pong balik-balikan yung mga old videos ko para po may idea po kayo kung sino po ako, ano pong ginagawa ko. And ayun nga po, sabi ko nga halos paulit-ulit din naman yung ginagawa natin everyday. Mapapanood nyo po yung ginagawa natin everyday, no? So, sa mga existing subscribers ko po, lalo na po yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta at panonood. So, ano ba? Ito pa rin ba yung topic natin? So, ngayon po kasi, pupunta po ako ng San Pedro ngayon para mag-check po sa Takuya doon. Oh, yun! Okay. Nakakalimutin talaga ako. So, yun po, no, para po pala sa mga subscribers, to give you a brief history rin po pala, no, pong ginagawa ko everyday. Mostly po yung content ko, it's about our business. Pinapakita ko po yung everyday na ginagawa ko po sa negosyo namin. Nahahaluan din po siya ng personal na pagkasama ko si Pixar, ang aking anak. Ang anak ko po pala is 8 years old na lalaki, no. Isa lang po yung anak namin ni Tins. And si Tins po, yun po yung name niya, asawa ko naman. Siya po ay makeup artist, siya po ay chef. Siya rin po ay nagde-design ng mga events, no. Marami po siyang alam, marami siyang kayang gawin. Jack of all trades, kumbaga. So, yun po yung nagpapabuhay sa pamilya namin, yung business po namin. Yun po yung bread and butter namin. And yun po, kasama po lagi sa vlog ang aking anak, ang aking asawa, minsan po nanay, tatay ko, napapakita ko po sa vlog. So yun po yung mostly nagiging content natin, aside from yung ginagawa natin sa everyday life natin. So as we go along the way, makikita nyo po ano po yung negosyo ko, ano po yung ginagawa ko, at masasamahan nyo po ko sa journey ko sa pag-asenso ba yun? Kasi lahat naman tayo gusto umasenso, di ba? So yun lang po. Again, maraming salamat po sa panonood, maraming salamat po sa pag-subscribe, and sana po mag-stay kayo, no? Mag-unsubscribe para ma-maintain lang natin yung grupo natin. Sige po, maraming salamat po ulit. Ingat po sa araw nyo, and always smile, always be happy, no? Para iwas mabilis tumanda. Okay po.